Hello mga loves! 1:40 PM na dating yung isda ni Uncle Bubong at tinignan namin ni Daddy yung orasan, nasa alas 2 pasado na. Kaya ang dali-dali kami pumunta ng palengke at yun nga, pagdating namin dito, dumating na rin si Uncle Bubong at nasa kalahati na yung mga naibaba niyang isda. Pagdating namin dito sa may bagsakan, may mga isda na rin kami na itinabi si Ran para sa amin. Late na talaga kami mga loves kasi si Daddy nagpaayos pa ng sasakyan namin at bumili pa siya ng mga kakailanganin at di talaga namin namalayan yung oras. At buti na lang meron pang natira para sa amin. So dahil konti na naman yung mga isda at konti na lang yung mga kukunin namin, dinali-dali na nilagay lahat ng mga boxes dito sa aming sasakyan. Mga nasa 10 klase lang ng isda ang meron kami ngayon. Kaya nung tapos na kami lahat dito sa may bagsakan ng isda, umalis na rin kami dahil mag-aalas 3 na nga at magdi-display na kami. So bago kami umuwi, dumaan muna ako dito kay Madam Dali para magbayad ng binili naming ice. At saka dumiretso na kami papunta doon sa aming pangalawang pwesto. Pagdating ko dito, may naghihintay sa amin na bibili ng isda. Mga 4 na klase ng isda yung binili niya at mga nasa around 2,000 yung binayaran ni Auntie. Kasama ko pala si Daddy ngayon sa pagtitinda mga loves. Dalawa lang kami kasi yung kasama kong si Bibi merong sakit. So fast forward, nung gabi na, minatira sa amin mga 10 kilo na lang na bangos na ititinda namin kinabukasan kaya maaga pa kaming nagligpit. Kinabukasan, pagkatapos aming magsimba, natulog lang kami konti. Pagkatapos mga alas 3, nagdisplay na si Daddy. Wala pa ngang 30 minutes na ubos yung isda. Kaya dumiretso na kami dito sa may palengke para bumili ng feeds ng aming mga baboy. Pasara na yung tindahan pero nandito pa naman yung may-ari kaya nakabili ako. Pagkatapos dumiretso ako dito sa RR store para bumili ng mga notebook ng mga bata. Dahil yung mga notebook na nabili ko nasira na. So nandito na kami ngayon sa may barbershop at ayun, patapos na yung iba kaya yan, sinalang na si kuya. Medyo mataas na kasi yung kanilang buhok kaya naisipan namin na paputulan na. At dito naman sa kabila yung bunso naming si Zayo na napakadaldal, talagang nalingaw gid ang barbero sa iya. Nagre-reklamo siya na baka maputol yung taenga niya kaya dahil sobrang likot niya, hawakan ko na lang yung liig niya. Napapatawa kami sa mga sinasabi niya. So ayan, pagkatapos nun, habang naghihintay kami at tapos na rin si kuya, yan, pinaglaruan ako. Nahilo ako mga loves. Pero dahil natuwa siya, pinagbigyan ko. So ayun, pina-experience ko rin sa kanya yung na-experience ko. Tapos na silang magpagupit, naisipan namin na dito na lang kumain para hindi na kami magluto sa bahay. At parang magdi-date na rin kaming apat. Kasi minsan lang talaga ito mga loves mangyari. Dahil tuwing hapon, nasa tindahan nga kami at nagditinda ng isda. Kaya napakasaya talaga ng mga bata na nasa labas kami ngayon, kumakain, nagbabanding, naglalaro. At bakas na bakas talaga sa mukha nila yung saya. Habang naghihintay kami na maluto yung mga barbecue na pinaluto namin, bumili muna kami dito ng takoyaki sa may katabi lang kasi paborito ito ng bunso kong anak. Nakakatuwa lang mga loves at sarap sa pakiramdam na nakikita ko yung mga anak namin na lumalaki, na malusog at saka masayahin. Nung naluto na yung barbecue, ayan, umorder kami ni Daddy ng tagdadalawang serve ng kanin. Pagkatapos yung aming dalawang palangga, tig-iisa lang. Pero nasarapan sila kaya nagpa-add pa din sila ng tig-iisang rice kaya busog na busog talaga kami mga loves. At hindi ako nagka-problema dahil gustong-gusto nila yung inulam namin ngayon. Sa katunayan, sabi ng mga anak namin, tuwing gabi daw dito daw kami kakain. Oy, mayaman. Pero napakamura ng mga tinda nila mga barbecue dito mga loves. Dito 10 pesos lang. So, yun. Pagtapos namin kumain, pag-uwi namin sa bahay, ayan yung mga itsura nila. Ang kagwapo na. Yan, antok na sila mga loves, kaya pinatulog ko na. At dito na magtatapos yung ating vlog for today. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye! Good night! Good night! Love you!